Narito ako ngayon para kayo'y gabayan sa pag-aaral at pagsagot ng inyong mga module. Tara, aral tayo! Unang markahan, Module 3, Yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Ang ating module ay nahahati sa 10 bahagi. Ang alamin, subukin, balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip, isagawa, kayahin, at karagdagang gawain. Layunin ng bahaging ito ng ating aralin na tayo ay una, nakapagsusuri ng kondisyong geographical sa panahon ng mga unang tao sa daigdig. Pangalawa, nakapagpapaliwanag ng uri ng pamumuhay ng mga tao sa daigdig at ikatlo, nakapagsusuri ng yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Subukin. Ang bahaging ito ng ating module ay matatagpuan sa pahina 2 at 3. Ito ay ang pretest. May 15 katanungan sa bahaging ito. Pipiliin lamang ang letra ng tamang sagot. Pagkatapos ninyong masagutan ang bahaging ito ng inyong module, ay dadako na tayo sa balikan na matatagpuan naman sa pahina 4. May 3 larawan sa bahaging ito. Tutukuin natin ang ipinapakita ng bawat larawan. Nakatapat sa bawat larawan ang clue kung saan makikita ninyo ang iba sa mga letra na tumutukoy sa salita na ipinapakita ng bawat larawan. Pagkatapos ninyong matukoy ang mga salita na ipinapakita ng bawat larawan sa bahaging balikan ng inyong module, ay dadako na tayo sa tuklasin, sa pahina 5. Sa pahinang ito ay may isang gawain. Kung ikaw ay mapupunta sa sinaunang panahon, ano-anong bagay ang inyong dadalhin mula sa kasalukuyan? Sa gawain ito ay iguguwit ninyo sa kahon at isusulat ang pangalan ng inyong ginuwit sa baba ng inyong kahon. Upang malaman ninyo kung paano gawin ang gawain ito, ay mayroon tayong halimbawa. Kung ako ay mapupunta sa sinaunang panahon, ang mga bagay na dadalhin ko na mula sa kasalukuyan ay ang martilyo, screwdriver, wrench, at lagari. O sa isang salita, ako ay magdadala ng aking toolkit. Ayan, sa pamamagitan ng halimbawang aking ibinigay sa inyo, ay masasagutan ninyo ang bahaging ito ng inyong module. Pagkatapos ninyong masagutan ang bahaging ito ng inyong module, ay natapos na ninyo ang mga pangunang gawain para sa inyong module na ito. Kaya, maaari na tayong tumako sa parte ng suriin. Kung saan, dito nakapaloob ang kabuuang nilalaman ng aralin na matatagpuan sa pahina 6 hanggang 13. Ang mga nilalaman ng aralin ito ay ang kondisyong geographical sa panahon ng mga unang tao sa daigdig, pamumuhay ng mga sinaunang tao sa daigdig kung saan nakapaloob ang mga tumusunod: hominid, homo habilis, homo erectus, at homo sapiens. Nakapaloob din dito ang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko, kung saan ang panahong ito ay nahahati sa 3 bahagi: ang panahong Paleolitiko, Neolitiko, at panahong Metal. Ang dali lang, di ba? Nabitin ba kayo?
Halina't at pag-aralin natin ang ikalawang bahagi ng ating aralin. Tara na! Matapos nating masuri at malaman ang mga nilalaman ng aralin sa parte ng suriin na mula sa pahina 6 hanggang 13, ay dadako na tayo sa pagyamanin sa pahina 14 hanggang 16. Mayroong 5 gawain sa bahaging ito. Ang unang gawain ay ang surihayag. Suriin ang pahayag ni Charles Darwin at sagutin ang mga prosesong tanong. Ang pahayag ni Charles Darwin ay matatagpuan sa pahina 14 ng ating module. Ang sagot sa bahaging ito ay base sa iyong pagkaunawa sa pahayag na tinutukoy ni Charles Darwin. Ang pangalawang gawain ay ang KWHL chart, kung saan pupunan ang hinihinging impormasyon gamit ang KWHL chart sa pamamagitan ng pagsagot sa 4 na katanungan. Una, ano-ano ang nalalaman mo? Ikalawa, ano-ano ang gusto mo pang malaman? Ikatlo, paano mo pa ito matututunan? Ikaapat, ano-ano ang natutunan mo? Pagkatapos ninyong masagutan ang gawain isa at gawain dalawa, idadako na tayo sa gawain 4 na pinamagutang anong yugto ito tukuyin mo. Piliin ang hindi kabilang. May letrang pagpipilian. Upang masagutan ninyo ang gawain ito, ay meron tayong halimbawa na sasagutan. Halimbawa, number 1, hominid. A. Australopithecus africanus. B. Australopithecus robustus. C. Ramapithecus. D. Zinzanthropus. Sa palagay ninyo, ano sa 4 ang hindi kabilang sa grupo ng mga hominid? Tama, ang letter D o Zinzanthropus ang hindi kabilang sa grupo. Ayan, sa pamamagitan ng halimbawang ito ay masasagutan na ninyo ang gawaing 4. Maaari na tayo ngayong tumako sa gawaing 5, ang espada ng katarungan. Pumili ng 5 pagbabago sa teknolohiya mula sa panahong paleolitiko tungo sa panahong metal. Tukuyin ang epekto nito sa kasalukuyan. Sa gawain ito, nararapat lamang na inyong nasuri at naunawaan ang nilalaman ng bandang ng parteng suriin ng ating aralin sa pahina 6 hanggang 13, kung saan nakapaloob ang 3 panahon, ang panahong paleolitiko, panahong neolitiko, at panahong metal. Ika-6 na gawain. Anong yugto ito? Tukuyin mo. Ang panuto sa gawain ito ay tukuyin kung saang panahon nabibilang ang uri o sistema ng pamumuhay. Mayroong 15 sasagutan sa bahaging ito. Sa gawain ito ay may mga pagpipili ang sagot. Una, letter P kung ito ay panahon ng Paleolitiko, MS kung panahon ng Mesolitiko, N kung panahon ng Neolitiko, at MT kung ito naman ay nasa panahon ng metal. Upang mas lalo pa ninyong maunawaan kung paano sasagutin ang gawain ito, ay magsasagot tayo ng isang halimbawa. Halimbawa, araro. Ang paggamit ba ng araro bilang paraan ng pagtatanim ay nasa panahong P, Paleolitiko, MS, Mesolitiko, N,
Neolitiko o MT panahon ng metal. Tama, ito ay nasa panahong Neolitiko. Kaya naman, ang isusulat natin ay N. Ayan, sa pamamagitan ng halimbawang ito, ay maayos na ninyong masasagutan ang ika-anim na gawain. Dumako na tayo sa isa-isip. Ito ay matatagpuan sa pahina 17 ng module. Ang panuto sa bahaging ito ng module ay kumpletuhin ang pahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng tamang salita sa patlang. Nararapat lamang natandaan na ang pahayag na ito na kailangang buuin o kumpletuhin ay may kaugnayan sa kabuuang nilalaman ng ating aralin na nakapaloob sa parteng suriin sa pahina 6-13. Isagawa. Ang bahaging ito ay nasa pahina 17 din ng module. Ang panuto naman sa gawain ito ay sagutin ang isang katanungan batay sa inyong pansariling pagkaunawa sa aralin. Ang tanong, paano mapahalagaan ang mga nagawa ng tao sa yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko? Tandaan, ang sagot sa gawain ito ay batay sa inyong sariling pagkaunawa o pagkakaintindi sa araling ating tinalakay. Marami ba kayong natututunan? Tayo ay nasa huling bahagi na ng ating aralin at pagsasagot ng ating mga module. Tara, tapusin na natin to. Tayahin. Ito ay matatagpuan sa pahina 17-19 ng module. May 15 katanungan sa bahaging ito. Ang panuto sa bahaging ito ay basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Laging tatandaan na ang mga katanungan sa bahaging ito ay hango lamang sa kabuuang aralin na ating tinalakay sa pahina 6-13. Pagkatapos na masagutan ang bahaging ito ng aralin ay magtutungo na tayo sa kadagdagang gawain. Ito ang matatagpuan sa pahina 19 ng module. Sa panahon ngayon kung saan mabilis na nagbabago ang ating kapaligiran dala ng global warming, nararapat lamang na tayo ay maging handa sa lahat ng oras. Tulad ng mga sinaunang tao, nararapat lamang na magawa nating makiakma sa kapaligiran. Sa bahaging ito, kayo ay inaatasang gumawa ng isang talanganayan or table kung saan itatala ninyo ang mga sumusunod. Mga bagay na inyong dadalhin sa oras ng pangangailangan, taong malalapitan sa oras ng sakuna o kalamidad, lugar na mapupuntahan sa oras ng sakuna o kalamidad, at mga inobasyon na maaaring gawin upang makaayon sa kapaligiran. Ayan mga bata, tapos na natin mapag-aralan at masagutan ng ating module. Ako uli, ang inyong Sir Maui na nagsasabing mag-aral ng mabuti at mag-ingat palagi. Paalam!